Okay na? Okay. Yes, hello mga viewers, mga ka-YouTube. Nagbabalik na naman po ang inyong Kitetsky. So, hindi ko na patatagalin ito. Nasaan ba yung mic ko? Ang ipakwento ko po ngayon ay tungkol po sa mga third eye. Yes, third eye po. Kasi po ako po ay nakaranas ng mga ganun pong karanasan bali sa akin. Sa aking ano, nakikita sa mga normal na tao, hindi po sila nakakita. Natural. Tapos, then, shout out nga pala kay Sir Waki Piray. Ang galing, wala po akong masabi sa inyo. Naniniwala po ako sa mga kwento nyo dahil ako rin po ay nakaka-experience din po ako ng mga ganong senaryo dahil po ako po ay may third eye. Hindi ko na po ito patatagalin. Umpisahan ko na, pero bago ko umpisahan to, mag-subscribe muna kayo or like sa YouTube ko para updated po kayo sa mga video ko na okay. Tapos eto, di paano nga ba nagsimula yung third eye ko? Paano? So, nung bata ako, nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, ako po ay nakakaranas na ako, may mga kahapyaw-hapyaw lang, pero hindi pa po ako nakakita. Hindi pa po ako nakakita. Diba, Elmo? Kinakwento ko na yun sa'yo. Toy! Hindi pa po ako nakakita noon. So, ako po, yung lolo ko po, mahilig magbasa ng dyaryo. Di, eto ako, curious ako sa mga binabasa niya. Tapos, may nakita ako doon, paano mabuksan ang third eye mo. So, binasa ko yun, ginaya ko naman siya. Ginaya ko sa kwarto ng kaibigan ko. Kasi sa amin, bawal eh. Bawal sa bahay namin. Tapos, ginaya ko siya sa bahay ng ano ko, ng kaibigan ko. So, sinara ko yung pintuan ng kwarto ko, ako lang mag-isa doon. Tapos may nandun lang ako sa kama, pinatay ko yung ilaw, pumikit ako. Kasi ang nakalagay sa dyaryo, pumikit ka lang daw ng matagal hanggang sa may makita kang ano, liwanag, sundan mo daw yun. So, ito naman ako, sinundan ko yung step by step doon sa dyaryo yung nabasa ko. Tapos, ginaya ko na. Tapos, bigla ko siyang kinat. Kinat ko yung step by step kasi natatakot na ako dahil may nararamdaman na ako. Hindi ko na siya tinuloy. Yun pala, kahit hindi ko na siya tinuloy, nabuksan ko na yung sinasabi niyang third eye. Pero sa totoo lang guys, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyang usapan. Kasi once na sinabing katatakutang kwento sa akin, joke lang yun, mga bata lang ang makaka-relate doon kasi katatakutan kasi yun eh, di ba? So ako, to see is to believe. Sabi ko, hindi mo na ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita. Eto na, nabuksan na yung third eye ko. Hindi pa, marami pang taon bago ako nakakita. Ako kasi yung paramdam-ramdam lang. Tapos, ito yung unang-una. Ito pala yung unang-una kong experience sa Bicol, sa bahay pala to ng lola ko. Yun, nagbakasyon kami kasi tapos na yung pag-aaral namin, bakasyon na, March na yon. So, eto na kami. Yung kapatid ko, sinama ko sa balon. Sa balon na yung paliguan, dun kinukuha yung tubig. Tapos, naliligo kami ng kapatid ko. Yung time na yon, kaya umuwi kami, kamamatay lang ng tito layo namin. Yung tito namin, kamamatay lang. So, sabi ko, wait lang ah. Na-blackout ako kasi nararamdaman ko na naman sila dito. Sa totoo lang, ayoko silang pag-usapan. Kasi, andito na naman sila. Andito na naman sila. OA ko, grabe. Pero di, ituloy ko na yung kwento ko. Naliligo kami ng kapatid ko sa balon. Tapos, malayo yung bahay ng lola ko. Pero, kitang-kita ko naman na may pumasok na pare at bata. Yung pare, ang kulay niya is
light violet, light violet na na suit niya, pare-pare, tapos may kasama siyang batang lalaki, white t-shirt yung suit niya, tsaka yung ano niya, yung shirt niya white din. Di akay-akay siya nung pare. Pagtingin ko, sabi ko, Ira. Sabi ko sa kapatid ko, Ira, sabi ko, bilisan mo dyan maligo kasi pupunta tayo, uwi na tayo kasi may nakita akong pare, baka nagpadasan na si Lola kasi 40 days na yata ngayon, 40 days na. Di ito naman kapatid ko, din nagmadali rin kami, nagmadali na kami. Di sabi ko, ala, di pag malapit na kami sa pintuan ng bahay ng Lola ko, bigla akong may nakitang, nakita ko yung tita ko, nagsusuklay pa nga siya eh, si Tita B. Tapos, yung Tita B ko patay na. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, Tita B, may nakita kayong paring pumasok dito, tapos kasama niya yung bata na naka-white t-shirt tsaka naka-short na white din, tapos naka-medyas na white, ang sapatos niya is white din. White na white yung bata, tapos yung pare, kupit pare, malinis siyang pare. Ito sabi ng tita ko, wala daw. Sabi niya, bakit pare? Wala naman dito. Tapos sabi niya, hindi tita, may nakita ko pare. Tapos may kasama pa siyang bata. Tapos sabi ko si tita, nagjo-joke lang. Tapos sabi niya, ano nagjo-joke lang? Wala kang pare dito. Pumasok? Tapos di, umano na siya. Di sabi ko, di ako naniniwala, baka nandun lang sa kusina. Iniikot ko yung bahay. Wala akong nakitang pare. Tapos kinuwento ko yun sa kapatid ko, kay Ira. Tapos, iniikot ko na yung bahay, iniikot ko na. Oh, wala nga ako nakitang pare. Sabi ko, sino yung nakita kong pare na may kasamang bata? Tapos, di kinagabihan, yung lola ko kasi, nagtitinda siya ng isda, gabi na uwi niya. Tapos, nakwento ko sa lola ko. Tapos sabi ko, lola, may nakita po akong pare dito na kulay violet po yung suot. Pero light violet lang po yung suot. Tapos may kasama kong bata. White t-shirt po. Na ganyan-ganyan siya ganito. Tapos sabi niya, anong itsura ng pare? Sabi ko, para pong sinaunang pare. Pero yung andinis po ng pare. Tapos umaano-ano pa yung gown niya. Tapos meron pa po siya dito yung violet na nakasuot. Yung parang, hindi ko alam kung anong tawag dun. Tapos sabi niya, ay ineng, sabi niya, hindi pare yung nakita mo, oo pare, sabi niya, pero kaluluwa na lang yun. Skuday, grabe yung takot ko nang narinig ko yun. Tapos nagulat ako, syempre lang natuwa pa ako. Tapos sabi ko, lola, hindi nga po, oo, sabi niya sa akin. Maraming namatay ditong pare. Maraming ditong namatay. Pinukutan ng ulo mismo dito sa tinitirikan ng bahay namin. Dito pa nga sa may tabi pa daw. Tapunan daw yan. Patayan daw yan. Mga ganan. Tapos sabi ko, lola, sino ko yung kasamang lalaki na bata ng pare? Sabi niya, anak ko yun. Sabi niya, nakita ko. Sabi, anong suot? Tapos sabi ko, white t-shirt po. Tapos nakaano ko siya. White shirt din po. Sabi niya, ay, yung anak ko yun, sabi niya, namatay yun, bata pa lang. Sabi niya, mga ilang taon. Sabi ko, parang kung mga 7 years old po, ganun po. Tapos po may bangs. Tapos sabi niya, oo nga, sabi niya, anak ko yun, yung namatay. Tapos, syempre, sobrang shock po. Napaisip ako, ang tagal ng panahon nung binuksan ko yung third eye ko, mga taon na. Tapos sabi ko, nagulat ako, sabi ko, nakakakita na ba talaga ako? Totoo kaya yun? Kaya sabi ko, yun yung first time kong nakita ng pare na hindi ako makapaniwala ng espiritu na lang siya or multo na lang siya. Diba guys? So marami pa akong ikukwento sa inyo, marami pa akong karanasan, pero ikakat ko muna to guys kasi diba na yung nararamdaman. Kubuti maliwanag kasi alam nyo naman guys, nag-effort pa ako. May paring like pa rin ako guys. May paring like. Nag-effort talaga ako para medyo masilayan nyo naman yung aking kapangitan. Joke. Ang OA ko. Ang OA. Tapos sabi niya, di, yun na lang, ikakat ko na muna hanggang dito kasi asikasihin ko muna yung baby ko, naiyak na. Sige guys. Bye-bye.
So yun, shot na. Pagpatayin ko na. Sige. Ako na lang ah, pipindot. Sige.